kaprobinsya. Welcome sa akin YouTube channel. Today is Tuesday. Ngayon, sobrang init. Ay, i-share ko pala sa inyo yung at paano gawin pagtanim ng bagyo beans. Kasi po kanina pumunta ko ng bayan. Talagang inaanap po talaga yung bagyo beans na bulok. Kasi karamihan sa palengke, walang tinda, walang deliver kasi nga yung lockdown pa kasi wala pang biyahe. Kasi kanina, natatawa ako kanina kasi yung mga ano, tao sa likod, pumili kasi ako ng ano, na bagyo beans, yung mga luma na, yung bulok na siya. Pila ko ng pili. Tinitignan ako ng mga tao, bakit pinipili ko yung mga ano, yung mga bulok at saka mga buto? Kasi pag ano pa lang, may mga tubo na, kasi bulok na may tubo na yun. Tapos di pumunta ko sa cashier. Sabi, bakit yun ang pinili mo? Sabi, wala lang te. Sabi kong gano'n, itatanim ko siya. Sabi niya, ah, oh, sige, bigay ko na lang sa'yo 5 pesos. At tuwa naman ako kasi 5 pesos eh. Di, inano ko na. Ito na. Yung pag-uwi ko, sabi ko, Nay, ito na yun, 5 pesos lang, may tatanim na ako. Kaya ipapakita ko sa inyo ang pinamili kong bagyo beans. Kaya, tara, nasa labas siya eh. Go! O, ayan, malapit na ako. Ito na siya, oh. Ito na siya. Ito yung pinamili ko kanina. Ito yung bulok. Kailangan pa ibilad kasi para nga matuyo-tuyo yung buto niya. Ito bago-bago lang to eh, kasi kailangan mga ito bago pa lang. Kailangan mga 3 days pa kailangan kasi mainit at saka magkakaroon siya ng parang ano na siya, yung matigas na siya. Para yung loob niya matigas at maitanim na siya ng maayos. Kasi karamihan kasi no, pag binili ko siya, pag ganito siya, may tubo na siya. Yun ang kinukuha ko minsan, ito kailangan. Yan pa sa bibilad pa. Yan. Ayan ang pinamili ko kanina. Ito yung sinasabi kong 5 pesos. Ito yung bili ko noong una, 15 pesos. Kasi ayos-ayos pa siya eh. Kailan pa bilad. Yun lang. Ayan, nandito na ako sa bahay. Ang bilis. Ito, ipapakita ko sa inyo yung pinapili ko kanina. Yung may tubo na. Kung paano, para ang pagtatanim ng bagyo beans. Ito siya. Ayan. Ayan, o. Ayan, dami to eh. Ito, o. Ayan, o. May tubo siya. Marami to. Mga ilang piraso. 2 per 6 lang pala. So at least may kapalit ako doon sa ibang ano kasi iba din na buhay. Okay, ba papalit ko doon. Mamaya samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo yung unang tinanim kong bagyo beans sa awan ng Diyos at marami na rin siyang bunga. Yeah, mga next month pa pwede na siya i-harvest. Yeah. Hintay-hintay lang, mamaya mabilis din yung oras. Kaya iga-iga muna ako, magpahinga muna. 2 hours later. Gandang hapon, andito na po ako sa garden ko upang papakita ko ulit sa inyo yung bagyo beans na una kong tanim. Ito siya.
Ito naman, yung pangalawa kong tanim. Yan, nabulaklak na rin siya. At tsaka ito yung pangatlo. Tinala na agapang na sila. Ayan. Ito na yung walang lamang. Buhusan ko muna ng tubig para lumabot yung lupa. Ayan. Kailangan magtanim. Dahan-dahan lang kasi medyo sariwa pa ito. Siya. Natatakpan natin uli. At sa pangalawa. Ayan. Tapan na natin. Yung natira, yung apat, dito ko na lang siya ilagay. Kaya maganda. Dito na lang. Ayan. Dito na lang siya. Ayan. Ay, tutas. Ayun. Ay. Ayan, tapos na. At may ako na sila diligan. Ito na yung bunga niya. Dumami. Ayan. Ayan siya. Dami pa yan. Ayan, nakita niyo ba yung pagtatanim ko? Ganun lang kasimple. Kasi, mas maganda kasi yung binhi mismo, yung inaano sa araw, o kaya yung kahit hindi napitasin, nandoon lang siya para maging binhi. Kasi, yung unang-unang kong technique kasi, kasi may kaibigan ako doon sa bayan, nagtinda siya ng anin, pag-ubins, kasi bulok na nga. Nakita ko yung buto niya na may tubo na. Sabi ko, akin na lang to. Sige, sa'yo na lang. Tinaray ko siya. Di tumubo, lumaki siya. Tapos, nag-ano rin ako ng binhi. Sabi ko, ano kaya kung magtanim kaya ako ng maraming bagyo beans? Kasi, sa mga kapitbahay ko, di nila alam na pwede pala dito yung tanim ng bagyo beans dito. Kaya naisipan ko, magtanim ng marami, tapos ibenta sa bayan, di ba ma, ano yun, negosyo din yun, kahit papano, kahit nakita ka unti, kaya ito, kaya nagdag na naman ako ulit, sa next week ulit, pag na okay na yung
yung binili kong bagubis, magtatanim naman ako uli. Gagawin naman ako ng balag, pala-pala. Kaya ito, nakakatuwa, nakakawala yung stress kasi yung pinaghirap mong tanim, yung mga bunga na rin. Kaya yun. Ngayon, uuwi na ako ng bahay upang magluto na ng ulam na. Yung ulam namin ngayon sinigang. Kaya sinigang na may talbos ng kamote. Kaya go na. Kaya huwag niyo kalimutan subscriber ang ipakiclick na rin si bell. Nasa muli. Bye-bye.